Ayan, may share ako sa inyo ngayon. Magkakabit tayo ng dashcam sa Toyota Avanza 2021. Ang ikakabit nating dashcam yung QCY-B20 Pro front and back camera. Tuturo ko sa inyo kung paano ikabit ng mas madali. Ayan. Kinabit natin yung back camera. Dito ko nilagay yung back camera. Ito. Sa loob natin nilagay yung back camera. Hindi natin nilagay sa labas. Ayan, mas madaling ikabit to sa loob. Dito ko nilagay yung back camera. Tapos yung front camera, pinapatong lang yun sa may rear view mirror ng sasakyan. Tuturo ko sa inyo kung saan ko pinagapang to, yung wire na to. Mas madali lang to kesa dito ilalagay sa labas. Ito sa loob na nga natin ngayon nilagay. Ayan siya, ayan. Ayan yung back camera. Mas safe. Hindi siya mababasa ng ulan. Sa loob natin nilagay. Kadalasan kasi yung iba dito nilalagay sa may labas. Ngayon ang install natin sa loob. Sa loob naman dito. Ayan. Ito yung dashcam na rear view mirror. Front and back camera. Bali itong dashcam na to. Ito yung pinapatong natin sa rear view mirror ng sasakyan. Ito yung rear view mirror ng sasakyan. Yung dati niya. Tapos ito yung dashcam na kinabit natin. Pinatong lang natin. Ayan, iniipit lang siya ng rubber clips. Dalawa, kabilaan. Salamin na rin siya. Ayan, meron pa siyang screen protector. Tanggalin na natin para mas malinaw. Bali, itong dashcam na to. Ayan, may naiwang mga dikit. Tanggalin niyo yung mga naiwang dikit sa salamin. Ayan. Yung sa protector niya. Kasi pag tinanggal niya yung protector, may iwang mga dikit-dikit. Ayan. Tanggalin niya para mas malinaw. Itong dashcam na to, meron siyang charger. Siya yung sinasaksak sa cigarette port ng sasakyan. Ito yung cigarette port ng Avanza. Ayan. Meron si sir na splitter. Na double. Na pwedeng mag-charge ng phone. Tapos ito yung dashcam. Ayan. Kailangan nyo rin ng ganyan, ng charger. Para pag sinaksak yung dashcam, pwede pa kayo magsaksak ng cellphone. Kasi kung wala kayong ganito, dashcam lang yung may sasaksak nyo. Ayan, bili rin kayo ng ganito. Bali, ito yung charger adapter niya. Sinasaksak siya rito sa dashcam. Ayan, tas nilinya ko yung wire niya dito sa taas sa kaysami papuntang kanan. Ayan, naipapasok ko yung wire dyan sa kaysami. Ayan, dyan ko nilusot yung wire. Dito, itong kaysami na to, yan yung wire. Ayan. Dito sa loob. Sa loob yung yung wire. Gapang nyo lang pakanan. Ayan, pakanan dito. Tapos pagdating ko rito, inangat ko lang tong plastic na to. Angat nyo lang yan, meron yung isang clip. Ayan, andyan yung clip niya, ayan. Angat nyo para mas madali nyo mapasok yung wire. Ayan. Tapos ginapang ko rito sa gilid na to, pababa. Meron yung rubber. Ito yung rubber na nakaano sa kanya. Inalis ko muna yan. Ayan, naalis naman to. Para malusot nyo yung wire dito sa gilid. Pababa rito. Tapos pagdating ko rito, meron yung plastic dito na nakaano. Inangat ko lang ng konti para malusot nyo yung wire dito sa loob. Ayan, ito yung plastic na to. Naangat yan. Ayan, balik na natin. Ayan, angat nyo lang to. Tapos pagdating ko rito sa ilalim, ayan, inilalim ko rito sa carpet. Ayan. Ayan na yung wire niya. Ilalim nyo sa carpet para hindi maapakan dito. Igapang nyo lang paikot. Tapos dito, nilusot ko rito. Tapos eto na siya yung wire niya. Ayan, lagyan nyo konting space yung wire para hindi nababanat pag hinuhugot. Ito yung tinanggal ko kanina, naangat yan. Ayan. Tapos pag ibabalik nyo, balik nyo lang na ganyan, tulak nyo lang. Maglalak na yan. Ayan. Naangat yan. Tapos ito na tayo, yung wire naman ng back camera, ito na. Ito. Sinaksak ko muna dyan. Ayan, tapos ginapang ulit yung wire niya, papunta naman ulit dito sa kanan. Pakanan ulit. Tapos lusot nyo ulit dyan. Ayan, tapos balik nyo na to. Ayan, nilusot ko ulit dyan.
Tapos pag ganun dito, ayan, inangat ko rin tong rubber na to para mapasok yung wire dito sa loob. Ayan, eto na yung wire. Tapos lusot nyo ulit dito. Ayan, kahit di nyo naalisin yung plastic, malulusot nyo yan dyan. Ayan, may space dyan. Tapos dito, ayan, ayan na yung wire. Inangat ko ulit yung goma. Tapos nilusot ko ulit dito. Papunta ng likod dyan, lusot nyo lang, igapang nyo. Ayan, inangat ko tong rubber na to para malusot ko rito yung wire. Eto yung rubber. Ayan, yun yung wire nya. Ayan, tapos balik nyo na. Ayan, pagapang na ganun yung wire. Tapos pagdating nyo rito, lusot nyo lang ulit dyan. Hindi nyo na kailangan alisin tong plastic kasi nalulusot naman. Ayan, nalulusot dyan yung wire. Tapos pagdating dito, lusot nyo ulit dito. Eto, naiaangat din nya kaysa minen. Pasok nyo lang dyan, kuha kayo ng pantulak. Tapos dito, lusot ulit. Ayan. Lulusot nyo lang dyan. Hindi nyo na kailangan alisin tong plastic na to. Lusot nyo lang yung wire. Ayan. Tapos doon na tayo sa likod. Ayan, dito na tayo sa likod. Ito na yung dulo ng wire. Ayan, ito na yung dulo ng wire. Tapos meron yung rubber dito na nakatakip. Inangat ko rin tong rubber na to. Ayan. Tapos ginapang ko na yung wire dito, papunta na rito. Ito na yung dulo ng wire. Ayan. Tapos inangat ko na rito sa may windshield. Dinikit lang natin ng dual adhesive tape yan. Hindi natin siya tinurnilyo kasi bakal. Yung 3M na dual adhesive tape, meron namang kasama yan sa box. Ayan yung pinandikit natin. Ayan, matibay naman siya. Ayan, hindi siya umuuga. Hindi siya nahuhulog. Yung dual adhesive tape na kasama nung nasa box, yun yung pinandikit ko. Ayan. Tapos ito, nasa loob siya. Wala siya sa labas. Hindi siya mababasa ng ulan o mahihila sa labas. Ayan. Ito na yung wire. Tapos ito yung mga sumobrang wire. Ayan. Dito natin itatago sa part na to. Kasi maluwag dito. Tapos meron yung ano, yung pulang wire. Yung pulang wire naman, yun yung nag-auto switch pagka atras yung sasakyan. Lilipat yung camera nyo sa likod. Tapos meron siyang parking guard. Ayan, yung red wire na yan, ginapang ko yan dito sa may baba. Ayan, sa may reverse light. Siya yung kinokonek sa reverse light. Ayan, ito yung reverse light nung sasakyan. Bali, dito ko siya kinabit. Nandito yung wiring nung reverse light. Kaya inalis ko to. Ayan, inalis ko tong plastic na to. Ayan, ang ginawa kong pag-alis dyan, meron yung clip. May tatlong clip yan. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, inangat ko yung tatlong clip. Kuha lang kayo ng pry tool kit. Ayan, yung ganito. Pinangsikwat ko. Ayan, pinangsikwat ko yung tatlo. Tapos, aangat na yung mga clip dito. Ayan. Tapos, meron pa yung isang clip sa loob. Bali, dalawa. Isa ron, tsaka isa rito. Ayan, angat nyo lang ito. Huwag kayong matakot na angat naman ito. Tapos, dun sa may likod. Ayan, ito. Nakakawit yan dito. Ayan, inangat ko lang para maangat nyo ito. Ayan. Tapos, makikita nyo na yung wiring ng back camera. Yung wiring nung sa reverse light, ito na yung pinaka wiring nito nung tail light. Naalis naman yan, pindutin nyo lang. Ayan, napipindut yan. Ayan, pindutin nyo tong puting to para maalis nyo. Tas tulak nyo lang, pindut lang tas tulak. Ayan. Ayan. Dali. Ayan. Ito yung wiring nung sa tail light. Tapos inanap ko dyan yung wire nung sa reverse light. Ang wire ng reverse light yung color red. Ayan. Color red din yung wire nya. Tapos ito yung color red ng sa dash cam. Kinunik ko sa color red din ng ano, ng sa wiring ay color red. Tinali ko lang ng cable tie. Nilusot ko yung wire nung dash cam, tapos tinalihan ko ng cable tie. Yan, dyan ko kinunik yung ano, yung sa dash cam. Bali, ito, pwede nyo naman itong hindi i-connect, pwede nyo i-connect. Yan.
pwede nyo hindi i-connect, kaso hindi mag-auto switch yung dashcam nyo. Ayan, nasa inyo kung gusto nyo ikabit o hindi. Ayan, ito sa amin, ginabit namin para pag umatras yung sasakyan, lilipat yung camera. Ayan, madali lang naman yan. Tapos balik na natin to. Ayan. Babalik na natin to sa likod. Ayan, doon ko kinunik yung ano, yung red wire nung sa dashcam. Sa reverse light ng ano, ng Toyota Avanza. Nandyan yung wiring niya. Kaya alisin nyo to. Kung hindi nyo man ikakabit yun, kahit hindi nyo naalisin to. Ayan, yun lang naman yung mahirap, eto. Yung pagkabit dito sa reverse light. Ayan. Tapos, eto, aayos na natin lahat. Tapos, i-demo natin. Tingnan natin kung gagana yung kinabit natin na, ano, na dashcam. Ayan, nabalik ko na lahat. Nabalik ko na yung plastic dito. Ayan, madali lang na maibalik yan. Ayan. Meron yan tatlong clip. May tatlong clip yan dito. Tapos, dalawang clip dito. Tapos, nakakawit siya rito. Ayan. Ayan. Babaklasin nyo lang naman to pag ikakabit nyo sa reverse light. Tapos yung ito, yung camera nya, ito lagyan nyo ng space to, yung wire dito. Tapos nakaano lang sya rito. Dapat pa loob yung ano nya, hindi sya dito sa kabila. Ayan, dali, yan natin. Para malinaw. Ayan, nakita nyo dapat nasa ano sya, sa loob. Hindi dito sa labas. Pag sa labas nyo kasi nilagay itong wire na to, papasukan ng ulan yung ano nyo, yung sasakyan. Kaya kailangan dito pag ganun. Para pag sinara yung pinto, ayan, nasa loob lang yung wire, hindi siya sa labas. Kasi pag dito nyo ginapang sa kabila, pag ganun, dito nyo ginapang pag ganun, iipit yung wire dito, gaganun. Papasukan ng ulan. O kaya pag kinaruas, mababasa yung ano nyo. Kaya kailangan nakaganyan. Para pag sinara yung pinto, yung wire niya nasa loob lang. Nasa loob lang ng sasakyan. Ayan, idedemo na natin yung dashcam na kinabit natin. Ayan. Ayan, lalagyan natin ng memory card. Siyempre, kailangan may memory card yung dashcam para mag-record. Ayan. Lagyan natin siya memory card. Ang ilalagay natin memory card, yung SanDisk 32GB. 120 yung speed nya. Ayan, tapos kailangan class 10 pang dashcam talaga. Yun yung bibilin yung memory card para sa dashcam para hindi naghahang. Ayan. Tapos i-scan nyo yung QR code nya. Kailangan na i-scan yung QR code. Kasi may mga memory card na hindi na i-scan to. Peke. Ayan, kailangan yung original. Ayan. Pang dashcam talaga yung bibilin yung SD card. Kung hindi pang dashcam yung gagamitin nyo, mag-ahang lang. Ayan, kabit na natin. Start natin yung ano. Sasakyan. Ayan, tayo nyo lang. Pag start nyo ng sasakyan, start na rin sya. Sir, ayan. Kakalagay lang na memory card kung ano muna natin, format. Ayan. Pag tuwing i-start niya sa sakyan, ganyan siya, sir. Start na rin siya, tas record na. Yung likod na camera kaagad makikita nyo. Ayan yung kuha niya sa likod. Pwede nyo siyang taasan, pwede nyo babaan. Ayan. Ganyan yung kuha niya pag mababa, pag mataas, ayan. Tas pag tinatch nyo sa gitna, magiging dalawa sila. Ito yung harap, ito likod. Ayan. Tas pag gusto nyo piliin kung ano dyan, harap lang. Touch nyo lang yung front. Naigaganon din sya. Ayan. Tapos back. Ayan. Tapos pag nag-atras ka, lalaki to, sir. Testing nga natin, sir, mag-reverse. Ayan. Ganyan yung kuha nya pag umatras ka. Ganyan yung magiging view nya. Pag nilagay nyo sa neutral or sa park, babalik ulit sa dating screen. Pero nagre-record pa rin yung sir kahit naka-reverse ka. Tapos eto sir, brightness. Pag gusto mong labuan yung ano, pag gabi nasisilaw ka, pwede mong labuan. Pwede mong linawan yung brightness niya.
Tapos voice recording, pwede mong i-off and pwede mong i-on. Pag nakaganyan, naka-on yung boses, voice recording, nagre-record. Pag meron siyang nakaganon, naka-off. Ayan, naka-on yan. Tapos stop recording, pwede mo stop yung record, sir. Ta setting niya. Ayan. Resolution niya full HD na. Pwede niyo babaan, gawin yung 720p lang, HD lang. Tapos dual camera on. Cycle record, sir, sa yung file niyo, 3 minutes nakaset. Yung file niyo puro 3 minutes. Pag puno na yung unang 3 minutes, ini-erase niya ng USA. Automatic. Auto-delete na. Tapos ito, motion detection, off nyo lang. Gravity, off. Pwede nyo i-low yan or yan o. Yung, paano kung purpose nyo? Yung gravity, sir, sa mga lubak yan, sa mga bunggo. Pagka nilagay nyo yan, halimbawa, nagdadrive ka, nalubak yung sasakyan, umuga yung dashcam. Yung mga nire-record niya, automatic nakasave. Sinesave niya. Kaya kung lagi siya naka-on, nagme-memory pull. Hindi siya nabubura nung auto-delete. Pero mas okay lang na ikaw naman magdi-delete nun. Pwede mo i-delete. Off mo na lang para hindi ka maabala kaka-delete. Tsaka etong guard. Etong guard naman, yung parking guard, nag-on siya pagka halimbawa nakapatay yung sasakyan mo, patay yung dashcam, na-uga siya, usa siyang bumubukas, nagre-record. Ayan, tuwing nagagalaw siya, nagre-record siya. Tapos lahat ng nire-record niya auto-save din. Tapos nandito yung mga na-record mo, sir. Punta ka lang dito sa home. Ito yung file. Ayan. Pag pinindot mo to, lalabas yung 1 tsaka 2. Yung 1 yung lahat ng harap na na-record mo. Ayan. Record tayo. Ano tayo? Isa play. Ayan yung na-record niya sa harap. Tapos yung 2. Ayan. Pwedeng ganyan din yung ano, pag-review niya. Maliit lang. Para pag kinuhaan niya sa cellphone, kuha. Pwede nyo i-delete, pwede nyo i-save. Ayan. Delete, save. Bawa, importante, pwede nyo i-save, sir. Ayan. Pag sinave nyo, hindi siya mabubura nung auto-delete. Pagka nakaganyan, naka-on yung boses. Back natin. Pagka yung 2 naman, siya yung ano, yung mga na-record natin sa likod. Diita mo lang ganun. Ayan. Na-record natin sa likod. Pwede nyo i-delete, pwede nyo i-save. Tapos setting. Yung setting ng ano, ng date and time. Ano ngayon, sir? 30. December 30. Tapos oras. 4 ano, sir? 40. Ayan, pag nag-set ng date and time, i-restart natin. Long press shutdown. Merong pindutan dito, sir. Okay. Pag ni-long press mo, mamamatay. Kahit naka-under. Pero, hindi naman kailangan na pag nag-off ka, papatay mo. Oo, hindi na. Pag in-off mo yung sasakyan, off na rin automatic siya. Automatic, okay. Ayan na yung date and time, nakaset na. Hindi na siya babalik sa dating date and time na pag pinatay mo yung sasakyan, balik ulit siya sa dating date and time. Ayan, dire-diretso na yung date and time niya. Ayan, okay. Thursday. Tapos, pwede mo i-off yung screen, sir. Click mo lang na one click to. Patay yung screen, pero nag-record pa rin yan. Pagka ayaw mo nang may display. Pag tinatch mo, bubukas ulit. O kaya, naka-off siya, tapos nag-reverse ka, bumubukas ulit siya. Pwede kasing salamin lang siya. Pagka tinitiga mo, salamin lang. Pag tinatch mo, bubukas ulit. Double sila. Harap likod.